kumusta na ang sitwasyon ngayon ng mga residente sa Samar? Ang mga residente na nasa mga mapanganib na lugar ay kasalukuyang naruduluyan sa mga evacuation centers matapos magpatupad ng forced evacuation ang mga lokal na pamahalaan. Muli na lamang nang binaha ang ilang mga lugar sa Eastern Visayas dahil sa mga pag-ulan nitong nakalipas na araw. Sa San Isidro Elementary School sa Leyte, lubog na sa baha ang mga daan papasok sa paaralan. Pinasok na rin ang tubig baha ang loob ng mga classrooms. Sa Gindaponan, Katbalogan City, sa Samar pa rin, unti-unting tumataas na ang level ng tubig baha sa kalsada kaya hindi naligtas dumaan ang mga maliliit na sasakyan doon. Sa Katbalogan City, isang kotse ang naaksidente at nahulog sa sapa matapos mawala ng kontrol ang driver dahil sa zero visibility. Nalubog rin sa baha ang mga palayan doon. Binaha rin ang mga bahay sa Aboyog, Leyte. Kahapon, 10 LGU sa Eastern Visayas ang nagdeklara na ng suspension ng klase at pasok sa trabaho. Kabilang na rito ang Tacloban City, Palo, Alang-Alang, San Miguel, Tanawan, Tabon-Tabon, Hulita, San Leyte, Basi, Katbalogan City at Marabot naman sa Samar. Maliban sa Eastern Visayas, suspendido rin ang pasok sa ilang paaralan at trabaho sa Iloilo at probinsya ng Aklan. Nakapreposition naman ang Family Food Parks ng DSWD para sa mga apektadong residente. Yan muna ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno.